So yun o mga master, no, welcome back dito sa akin channel. So yun din, pag-uusapan natin ngayong araw ay ano nga po ba yung pinagkaiba ng PDEF and then yung PDERT. Ayun mga master, no, and then tasagutin natin yung katanungan din ni Master Matthew, and then yung ano nga ba yung pinagkaiba ng pet quality sa high quality na guppy. So yun mga master, no, and then kasunod niyan, nandito na rin yung ating backyard update. Kasi ngayon, November 29 na mga master, kailangan na nating mag-update kung paano talaga, kung ano talaga nangyari na dito sa ating backyard. So yun mga master, no, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kang mahihiyang mag-like, share, and subscribe mga master, no. So yun mga master, simulan natin. So yun, no, shoutout muna tayo mga master, no. Shoutout sa iyo ChooxTV. Ayan, shoutout din sa iyo Kwentong Hiwaga at Aral. Maraming salamat po. And then shoutout kay Edrey Tejeda. Ayan, kay Miss Ariana Modina, kay Master Roger Ramos, kay Master Justin Bundok from Nueva Ecija, and then kay Master Jonathan Barbosa. Maraming salamat po sa inyong lahat mga master, no. So yun, no, maraming salamat po mga master. Ayan, taos pusong nagpapasalamat si Wilson TV sa inyo. Meron na tayong 3,774 subscribers and 34.30 US dollar mga master na estimated revenue. Ayan, hindi pa natin makukuha yan. Wala pa tayong Google pin mga master, no. So yun mga master, wait lang natin. Ayan, hanggang sa maabot natin yung 100 US dollar para ma-withdraw natin yun pag dumating na yung ating Google pin. Ayan, so yun, maraming salamat ulit mga master, no. Mag-ingat kayo lagi, and then happy fishkeeping. So ayun mga master, no, sagutin ko muna yung tanong ni Master Matthew. Ito yon, ito, ayan, master, ano ba yung pinagkaiba ng pet quality sa high quality? So yun mga master, no, ang sa akin yung pet quality kasi mga master, yan yung galing sa pure strain na hindi pasok sa standard, no. Kung maaalala nyo, meron tayong mga kaldyan, tapos yung mga hindi siya pumasok sa standard, yun yung pinakang clue dun sa pet quality. So yun mga master, no, hindi ko na i-elaborate lahat yun, yung pet quality, kasi alam naman natin pag pet quality ay below the standard na yun. So yun mga master, no, dun naman tayo sa high quality na fish o dun sa high quality na guppy. So yun mga master, although pareha silang galing sa pure strain, and may kinakaibahan lang kasi nandun lahat yung standard o na-meet niya yung standard ng magandang line ng guppy. So yun, nandun yung good dorsal, ganun, nandun yung good caudal, yan. Nandun yung good caudal, yan. Yung form nandun, yan. Yung kulay, nandun lahat. So yun mga master, no. And then, sa kabila nun, yung ano naman, yung pet quality, although meron naman katanginan nandun, kaso nga lang yung iba bagsak sa standard. So yun mga master, yung pinakamadaling explanation dun sa pet quality and dun sa high quality na guppy. So yun, punta naman tayo dito sa tanong ni Master Jonathan Barbosa. Nandito, ayan, dun naman mga master, no, kay Master Jonathan Barbosa, ang pinagkaibahan ng P-dirt dun sa F-dirt, ayan. Ay, ano ba tinatawag natin P-dirt? Yun yung platinum dumbo red tail na meron ako dito. And then yung P-def, ayun yung platinum dumbo air fire tail. So yun mga master, no, pinagkaibahan talaga nung dalawang yun ay yung kulay lang. Yung form nun parehas lang, although iisa lang naman talaga yung pinanggalingan nilang strain, yun yung P-def, yung platinum dumbo red tail. Ayan, P-dirt pala, P-dirt. Yung P-dirt. So yun mga master, no, yung firetail kasi makikita natin yun ay kulay orange, ma-orange-orange yung kanyang buntot. Parehas, hindi sila parehas ng kulay ng buntot ng red tail, kasi pag sinabi nating red tail, kulay red talaga yung tail nila mga master, no. And then ito yung video ng ating sample video doon nakuha ko sa Facebook. Ito yung platinum dumbo air fire tail, tapos platinum dumbo air red tail. Tingnan nyo na lang yung comparison, kasi nandoon sa kulay talaga nagkakatalo yung dumbo air red tail and dumbo air fire tail mga master, no.
So ayan mga master, no, unahin ko na yung update dito sa ating EBM. Ayan, watch pong. Ayan, yung EBM natin mga master, nilagay natin dito sa labas kasi binuhay ko tong maliit na pond natin. Nilagyan ko siya ng divider. Ayan, yan yung mga male mga master, oh. Ayan, andyan sila lahat. Almost nasa 5 gallon isang ano niyan, isang slot mga master, no. Nilagyan ko rin sila ng dwarf lettuce. Ayan. Tapos ito naman yung mga female. Ayan, meron din siyang ano, plants dyan, isang ano lang. Ayan, yung mga female natin. Naninibago pa kasi sila, kaya ganyan sila maglang lumangoy. Malamig kasi yung tubig compared dun sa dati nilang lagayan sa loob ng bahay, naka-aquarium sila. Hindi masyadong malamig dun. Ayan, mga master, no. So ayan, pasok na tayo sa loob. Puntahan natin yung mga aquarium natin doon. So ayan mga master, nandito tayo sa loob ng bahay. Ayan, makapasin yung aquarium natin, medyo nasisinaga ng araw. Ayan, simulan natin dito sa 2.5 gallon pababa, pabalik doon sa may styro box natin mga master, no. Ayan. So ayan, puntahan natin yung 2.5 gallon natin mga master. Ayan, 2.5 gallon natin na walang laman kasi ang laman yan dati yung EBM natin ng mga female. Ayan, nilipat na natin nga doon sa labas mga master, no. Ayan, meron tayong sticker dito, Artificial Artemia by Wachupong. Ginagamit ko din yan mga master sa mga nagtatanong. Ito nga pala yung Dambuir Redtail natin, no, first batch. Ano yung masasabi nyo dito sa first batch natin mga master, no? Comment nyo na lang sa baba kung anong masasabi nyo dito sa ating mga fry na to. Ayan. Naitim na rin yung kanilang pictorial pin mga master. Ayan. 8 pieces na first batch male. Ayan. Yan yun. Nakita nyo, may naitim na yung kanilang pictorial pin. Mahabol natin yan, konting-konti pang panahon. So yun mga master, no, comment sa baba kung maganda tong line na to, yung Dambuy Redtail natin na first batch. Ayan, no, magsasama ako nyan kahit in, ano, isang pair lang siguro. Ayan, alam nyo na yun mga master, no. Ayan, puntahan naman natin yung ating breeder ng Dambuy Redtail mga master. So ayan mga master, oh, ito yung breeder natin ng Dambuir Redtail. Ayan. Mapapansin nyo, dalawa na yung male natin. Isa na lang yung female kasi nandun sa styro box yung ano nun. Yung isang female nagda-drop. Ayan. Kalilipat ko lang nung kanina mga master. Yung ano natin doon, yung female. Nagda-drop na siya mga master, no. Ayan. Hindi ko pa alam kung ilang piraso na yung kanyang na-drop. Pero, ayan. Ayan yung ating ano, female master na Dambuy Redtail. Yun, o. Ayan. May nakita na akong fry dito kanina mga master, eh. Ayan, yun yung fry natin yun, o. Ayan. May isang fry na dyan. Hindi ko pa alam kung isa lang ba talaga yan o madadagdagan pa. So, yun, sana madagdagan pa naman para medyo marami tayong alagayin dito. At marami tayong bansutin na isda. So, yun mga master, no. Balik na tayo doon sa, ano, sa ating mga aquarium. So ayan, o, itong nandito sa kabilang slot ng ating aquarium. Ayan, nandito yung mga female natin ng Dambuy Redtail na first batch. 7 pieces to mga master. Yung isa 8 pieces, yan yung 7 pieces mga master, no. Ayan. Ayan, o. Kung anong mapapansin nyo din, i-drop nyo na lang dun sa comment box natin o comment section natin. Ayan mga master, o. Yan lang yung female natin, nagre-red na yung kanilang buntot. Ayan. Tapos, syempre, ganun pa rin yung kulay. Kagaya ng kanyang magulang, wala siyang platinum dun, kundi yung ano lang, yung belly niya, yung tummy sa baba. Ayan. Yun, o. Yes. And then, nandito naman tayo sa kabilang slot. Nandito yung ating EBM, yung EBM nating breeders. Yan mga master, mapapansin nyo meron akong nilagay dyan na biofilter na bago. Yun, o, oh. Pachill-chill lang yung isa nating EBM mga master, no. Yan, isang biofilter natin yung ginawa natin yan para dyan. Tapos nandito pa rin yung ating Dambuy Redtail na isa. May kasama siyang ano, may kasama siyang tawag dito, Dambuir na kal ng mosaic. Yan, Dambuir mosaic na kal. Yan. Mag-experimento kaya ako, maggawa tayo ng Dambuir mosaic. Ano mga master, agree ba kayo dyan sa combination natin na yan? Ayan.
So, andito naman tayo sa baba. Meron na akong dalawang BBS hatchery. Ayan. Andiyan yung hatchery natin, mga master, no? And then, itong box na to, yan yung stock natin ng watchupong. Ayan, no? Meron tayong inventory dyan November 27, 2020. Ayan. Meron tayong granules. Bili na kayo sa akin, mga master, no? Hindi kasi ako makapag-shopee pa kasi wala akong bank account. Bala ko sanang pumasok ng video para makapaggawa ako ng bank account natin, yung debit card para makapaglagay tayo. Ayan, yung ating hatchery, dalawang hatchery natin ng BBS. And then, yung watchupong products, mga master. Ito yung mga ginagamit kong products, sasabihin ko sa inyo. Meron tayong astaxanthin, spirulina granules, ayan. Fry booster, meron tayo ditong, ang tawag dito sa isang to. Ayan, micro booster pellets, yan yung micro pellets ni watchupong. Tapos, meron tayong, ang tawag dito sa isa. Nabutas yan, nabutas ng fry booster din yan, mga master, no? Yan, yan yung ating mga products galing kay Watchupong. Yan yung mga ginagamit ko talaga. And then yung BBS natin. Nagbago ako ng brand ng BBS. Nga pala, mga master, no? Kasi wala akong mabila ng OC. Yan. So, yan, no, mga master. Nandito tayo sa tapat ng second batch natin ng Dumbo Red Tail. Ayan. Yan pala, yung huling update ko sa inyo, magto 2 weeks pa lang pala yun. Yan, tapos ito, yan, 2 weeks ng, yan, 2 weeks na yan. Yung anong yan, yung fry natin na yan, 2 weeks and 1 day siguro, yan. Yan na yung ating mga fry, meron ng red sa buntot, yung kanilang caudal, yan, mga master, no. Yan, mas marami to compare doon sa kabila kasi nasa 20 pieces to eh. Yan, no. So, siguro mga master, hanggang dito na lang muna yung update natin, yan. So, yan, maraming salamat mga master, no. Yan. So yun mga master, no, dito na lang natin tatapusin itong video ito. Sana meron tayong natutunan dito sa mga panibagong episode ng ating channel. Kung may mga itatanong pa kayo, tanong nyo na lang dun sa comment box natin, lagay nyo na lang dun. And then bago natin tapusin yan, huwag mong kakalimutan mag like, share and subscribe. So yun mga master, no, fish.